presently working at the Bureau of Immigration for 25 years. Ngayon po, full-time family man na lang ako ngayon. Nag-retire na ako. Dati akong salesman or account specialist na San Miguel Corporation. Nagdi-dinner kami with my family and then nakaramdam ako ng chest pain and sobrang pawis na napakalamig. Kakaiba kasi yung chest pain na nararamdaman ko dahil parang tumutulok yung sakit. Araw na yun po, first heart attack ko po. Nag-work ako, nirush ko yung trabaho para matapos ng maaga. Then, diretso sa bahay. Nag-shower ako. Tapos naramdaman ko pong hindi na ako makahinga. Paglabas ko po ng shower, pinagalitan pa ako ng asawa ko. Bakit daw hindi ako nagpunas? Yung pala, sweating talaga na akala mo parang binuhat ko. Yung galing ka lang sa swimming pool na yung talagang tumutulo yung pawis ko na. Hirap na hirap po ako huminga kahit tumapat sa aircon, tumapat sa electric fan. Blackout, totally blackout. And then, massive heart attack pala yun. Nung nandun ako sa cath lab, another heart attack yung nangyari sa akin. Nawala na ako ng malay ulit, nawala na rin yung aking heartbeat, and another na-revive ulit. So yung family ko, ang inaasahan na lang nila, dalawang bagay na mangyayari sa akin. It's either na mawala ako or paralyzed yung katawan ko. So, nagawa yung procedure, nadala ako sa ICU, and then may another episode pang nangyari sa ICU. Nagkaroon ako ng seizure, nagkaroon ako ng mataas na lagnat, and then sabi nila, nag-plot ulit ako doon. And then, na-revive ulit. So, habang tumatagal, nawawalan sila ng pag-asa. Siniisip nila na kung mabuhay man ako, yun nga, paralyzed ang buong katawan ko. Pagdating naman dito sa Asian, na-diagnose ako na for first angioplasty ko po. Sa cath lab naman, yung ginagawa ko, parang nasaya-saya ko na noon. Narating ko na yung maliwanag na maliwanag. Masayang-masaya na yung lugar na yun. Nung nagising nga ako sa ICU, parang sumaba pa yung loob ko eh. Bakit nandirito pa ako? Okay na ako ron. Masaya na ron. Bakit pa ako nandirito? Itong pangalawa po, dire-diretso na po kami dahil sabi ng wife ko, heart attack yan. So, diretso kaagad ako dito sa ER. Meron nangyari sa akin to, itong pangalawang heart attack ko. Ang sabi ng wife ko po, bali 5 times po ako na kinuryente. Akala ko, hindi totoo yun. Yung napapanood ko po sa TV na talagang aangat ka nga pala po talaga sa kama pag shinak ka, electric shock. Pero mabilis naman po sila nakabuo ng team. Magandang approach po yung ginagamit ng Asian dahil lahat ng doktor nagsasama-sama eh para sa isang pasyente. Lahat ng ikabubuti ng pasyente, pinagsasama-sama nila para gumaling kagad yung pasyente at magawa yung operasyon na maayos. Papasalamat tayo kay Lord. Unang-una sa Asian Hospital, sa management and staff, sa medical team na humawak sa akin, lalo na kay Dr. De Los Reyes, Christopher De Los Reyes. Hindi niya ako iniwanan sa laban buhay. Ikalawa kay Dr. Ed Yambao na siyang tumulong sa akin para mapaganda yung sitwasyon, yung bang marehab ng kumpleto. So, katunayan, ito na ako ngayon, back to normal life, nakakapag-drive, pumapasok, and may patunay po tayong dokumento na nagsasabi na complete na po yung aking recovery. Ito po yung nagpapatunay na natuwa sila rito dahil naabot ko itong number na ito, itong points na ito na magpapatunay lang na talagang complete recovery na ako. Nung pumasok sa akin si Doctor Mike Reyes, talagang nakita ko eh. Umiiling-iling sa akin. Pabihira ka din. Inahirapan mo ko. Buti hindi ka bumigay. Sabihin ka doon sa akin. Hindi, Dok. Akong dapat magpasalamat sa inyo. Buti hindi kayo bumigay. Hindi kayo nagsawang i-revive ako. Yun po yung pinagpapasalamat ko sa Diyos na yung buhay ko nawala pero dito uli bumalik.
Nais ko magpasalamat sa lahat ng mga doctors and nurses and lahat ng staff dito sa Asian Hospital sa panibagong buhay na binigay nila sa akin. I am Apolonio L. Atienza. I'm Alden C. Aboy. I'm happy in my new life. This is my Asian story. And this is my Asian story.